Ano? Gusto pa ng subo? Aba. Sa video na to, magtatanim tayo ng cat grass. May instruction sa likod. So, yan. Basahin muna natin. Sabi dito, ilubog daw sa tubig ang mga buto. Masasabi mong maganda ang buto kapag nakalubog siya sa tubig. Pero kapag yung mga nakalutang, yon, ano yun, dedo na yun, di natutubo yun. Ibabad natin to ng 6 to 10 hours bago natin ilagay sa lupa. So, balikan na lang natin to bukas ng umaga. I-set aside na lang muna natin. Ito yung gagamitin kong taniman. Binutasan ko siya sa ilalim, tsaka sa gilid, para maganda yung drainage niya. So, kung ang paso nyo ay walang butas, pwede naman lagyan ng pebbles, mga half inch, para maging maganda yung drainage niya. Naglagay na din ako ng lupa sa tataniman ko. Para bukas, ibubuhos ko na lang yung buto. Isang puno nito, tapos dalawang ganito. Yan lang ilalagyan ko. Para kasi apat sila eh. Tig-isa, tapos dito yung dalawa share lang. Kinabukasan yan, binasa ko yung lupa gamit yung sprinkler. Dahil nagmamadali ako, buhusan ko na lang ng tubig. Wala pa naman buto eh. Pero kapag ano na, may buto na yon, yun na lang yung wiwisik-wisikan natin. So ilalagay ko na yung mga buto na ating binabad kagabi. Hiwa-hiwalayin lang natin yung buto para medyo makahinga-hinga naman sila. Yung ilan sa mga buto, nag-germinate na siya. May mga nakauslim puti na. Indirect sunlight natin siya ilalagay. So, dapat shaded area. After 6 days, pwede na natin ibigay sa ating mga bebe. Yung buhay naman niya, hanggang 3 weeks yun. Kailangan lang niya natural light, tapos wisik-wisik sa umaga. Kapag nag-iba na yung kulay ng dahon niya, sign na yun para palitan na siya ng bago. Pwede na tayo magtanim ulit ng bago. Agad-agad? Parang masusuka. Second time na nila makakita ng halaman. Noong una, nung nilabas ko sila first time, tapos yun. Natural instinct na nila, tuwang-tuwa sila sa halaman. Ang mahirap nga lang, syempre kapag sa labas, delikado. Alam mo, maraming halaman na bawal sa mga alaga nating hayop. Kaya yung mga indoor cats natin, yan, pwede tayong magtanim ng cat grass. Cute.
na, natakloban na ni Akashi lahat. Sa laki ni Akashi. Ano nagawa ni Sky? Para saan ba ang catgrass? Very good si Shiroi. Meron siyang minerals tsaka vitamins sa A and D. Nakakatulong din siya sa digestion ng alaga natin. Kasi rich siya sa fibers. Bulol. Fibers. Kaya nakakaprevent siya ng constipation tsaka diarrhea. Maganda din siya sa paglilinis ng ngipin ng pusa tsaka nakaka-fresh din naman. Sa mga mababalahibo naman nating pusa, nakakatulong ang catgrass para mailabas yung fur balls. Ito yung mga balahibo na nakastuck sa tiyan. Kapag nagugroom kasi sila, nakukuha nila yon. Yung mga nalalaglag na balahibo. Tapos yun. Kaya bukod dun sa pagsusuklay sa kanila regularly, kailangan din natin silang bigyan ng catgrass. Kasi hindi ba nga, rich nga siya sa fibers. Yun na yun? Sky, ang ginagawa mo? Parang di rin na kaya i-sinusub-sub lang yung mukha niya dun sa ano. Nag-aani. Bara-bara talaga ito si Komori Kumilos eh. Hey, love team. Ayos ba? Oh, grabe! Kikil na kikil si Komori. Oh! Easy lang, boy! Lab na lab ni Komori. Oh! Tingnan mo naman, no? Nagagapas. Si Sky parang pinuputol niya lang eh. Nagagapas lang eh. Pero si Shiroi, kinakain niya talaga. Hindi siya vegetarian.
Yan ang trip niya, laruin lang. Ganda ni Skye, pogi eh. Taba-taba, Akashi.